Hi guys, today ay magluluto po tayo ng adobong mais kasi gusto po nating kumain nun. So, bumili po tayo ng 2 whole kernel na ayan, canned. Kasi hindi ngayon tagmais sa Japan. And then, ayan, nalagyan po natin, lagyan po natin siya ng bawang. Of course, adobo kasi. Mas maraming bawang. Mas masarap. Natatandaan ko nung bata pa kami dun sa babang paaralan na pinapasokan namin dun sa Laguna. Every recess, dinadayo pa namin to dun sa labas ng school. Yung mga ganitong style ng pagkain. Masarap naman kasi yung adobong maes, di ba? Nagranan pa ba ako? Mega chika na rin habang nagagayat ng ano ng tagita ng bawang. So guys, huwag niyo pong i-ano kung meron pong ganito na merong ubod sa gitna ang ating mga bawang or even yung mga sibuyas. Pakialis po natin. Ano ba? Against the light ako ngayon kaya medyo madilim. Pero pwede niyo po rin siyang ano, drugin, ganunin, pero gusto ko po may parang flakes. Lagyan na po natin ang ating heat sa low heat para pag nagpa, ano tayo ng, nag-ano tayo ng bawang, ayan, nag-init na ating kawali. So, since lang naman tayo ng bawang, maganda. Depende po sa inyo yan, di naman kung magre-reklamo. Or madami na ako, ay kulang pa ako. So, kayo ba? Gusto nyo din? Favorite nyo din ang mais? Comment nyo nga dyan sa ibaba kung ano ang mga gusto nyong kinakain nung araw. Baro naman wala yata. Ito ba? Nakikita ba? Nung araw na kabataan ninyo. Ayan. Sa amin, ako. Nung kapanahon na namin, ito ang mga kain namin sa school. Tsaka mga maruya. I wonder kung ang mga new millennials ngayon ay alam pa yung maruya. Yun yung saging na may natamis na nilalagyan ng butter. Diba? Ayan. So, mga ngailangan po tayo ng sibuyas. Bawang. Hindi ko na siya lalagyan ng sibuyas. Pwede din lagyan kahit kapiranggot. Hindi ko sure kung kita pa. Ito nga, itong 2. Mas marami, mas okay. Kasi isang kainan lang. Konting suka at patis. Kumapa ako sa labas. Ginaw-ginaw. Patis for life. Konti lang. Tikim-tikim lang yan. So, ito na nga po. Of course, we'll be needing ito, cooking oil. Some cooking oil. Go. Taka naman ngayon. Alright. So, ayan na naman po tayo sa ating ikutin pag may time. Yep. This is the second time na magluto yata ako sa para sa ating YouTube channel. My first one was a Jaganiko series. Oh, no, sorry. Niko Jaga series. Na pinag-usapan ng aking mga kaklase. At medyo gusto daw nilang i-try. Shout out sa aking mahal na kaklase na si Esther Malig. Kasi gusto niya itara yung mga likudyaga na niluto natin last time. I hope na magets mo ang ating instructions. So, yan. Ang bango na niya. Okay po. So, konti lang yung apoy natin kasi we don't want our niniku to get burned. Okay? So, tapos yun, habang kayo ay habang maghihintay niya, pangami ka ako. Gusto na natin ang ating
Kire. Nasi. Tapos buksi. Kasi diretso na siya dyan eh. Oh! Look! Napakasimple lang ito. Ay, gigisa lamang. Dapat pala, dinagdagan ko ng marami, no? Tingnan mo, isang upuan ko lang yan, tapos na. Kumakit ang aking kawali. Ayan. Mas ka camera, ha? Ayan, cheese. Ayan. So, nakasan na po natin ang apoy kasi idadive na po natin ang ating mais. Diretso na nito, pati yung sabaw niya. Yung tunog, ano? Ooh. Ay, ganito lang ako mag-anoy. Something simple. Once you crave, at andin na lang naman ang mga ingredients, why not make it by yourself? Diba? So, yan. Konting kakulo lang. And then, lalagyan na po natin siya mamaya-maya ng patis. Taste and siguro season natin siya ng salt and pepper. I am using these as usual. Or ito na lang. Medyo salt and pepper mamaya. Bulo na para masarap itong kainin. Lagyan na natin para okay-okay po sa alright. Pepper lang pala po yung inilagay ko. Pepper muna. Hindi na po magsusalt siguro because meron na po tayong patis. Patis. Patis for life. Hmm. O, yan po ang ating patis. Maruki po ang tatak niya na medyo ano. Dito po sa Japan, dito mo style ng patis. Dito po yung meron po siyang tamp na gano'n. Nahugot po. Okay. Makita-kita. Oh my gosh! So yun. There you go. Pabalik na tayo sa ating cavalry. Okay. Ayan. Nakulo na. Yay! Nakulo na! So, yan. Since it's already boiling, kailangan po natin siyang ayan. Chamba for life. Nabalad mo natin sa plastic yung matila natin. Bawang para po reserve natin. So, napakadali lang, di ba? Gisa lang. Gigisa mo siya sa sarili niyang ano, sa baw. Kung yung iba, ginigisa sa sariling mantika. Eto, gigisa mo lang siya sa kanyang sabaw. Hindi ko lang paano kung hindi nilagay dyan for a twist. Pwede din yung ganang butter. Pero, kasi parang merienda lang naman. Yung merienda pa. Uy, sarap. I can't wait. I can't wait to eat. Tapos, ano ba na ito? Ilalagyan ito naman eh, konting asukal. Ilalagyan natin siya ng konting asukal. Sato, or sugar. Isang kutsarang malaki. Tama na yan. Tapos, swak yan. Swak yan sa pambasa ng bayan. At don't forget, ayan, haro na kuno na siya. Lagyan na rin natin siya ng soka. Kasi adobo nga, diba? Ayaw, mga ganong. Kunti pa. Pwede po ako sa soka. Pwede po ako uminom ng soka. Gusto ko siya sa pritomista. Basta ano siya. Ayan. Tapos, siyempre, adobo mo natin kung haan niya. Gagalaw-galaw yun siya. Sabayan muna natin. Saan kaya ating ulo?
exhaust fan. Ang bango na po, mga kapatid, mga nanonood. Sa iba kasi, sa mga millennial, baka hindi nila alam iluto yan. Sige, ito na kayo, mga bata. Napaka-bilis na mga iluto. Pwede na natin maluin kasi nga sumunod. And next, so easy. And then, next in line is then to taste it. Ito lang, kulo pa more. As usual, ang ating taste test. Ito ba? Ito po ba? Wow! Kita po ba? Ano ba yung camera ko? Hindi ko makita talaga. Sorry po! Yeah. Wala dyan ang aking tikiman eh, no? Parang kahanan na eh. Sige, try natin. Eh, masarap. Masarap po siya. Lagi na lang yun ang aking line. Masarap po siya. Woo! Nice! Pagyan po natin siya ng konti pang Katie's. Kasi sumobra yung yan. Masarap siya kasi yan yung asim, maasim. Kaya sa akin, gusto ko yung maasim. Pero bigyan ko ang ating kasama sa bahay, sa kabilang bahay. Siguradong siya ay matutuwa na naman sa magandang yung machacha. Dahil naalalaan natin siya every time na magbulit tayo ng honey cream. Oh guys, gusto kong gumawa ng siopang. Wow, perfect. Perfect daw. Chamba lang yan. Oh. So, ayun. Pero, medyo papaano lang natin. Pakasipsip lang natin sa corner yung kanyang ano sabaw-sabaw and then let it simmer for about pa natin para kulob na kulob, diba? Para absorb niya ang kanyang kung ano man yung naglilipana sa kanyang kalooban dyan sa gulo masaga na ating mais na adobo. Ayan. So, nagbibigitan po ako ng mga masasabi. Parang mga 10 minutes lang po natin ginawa, no? Including yung paggagayat. Habang nakachika, 13 minutes na pala. Including yung chika-chika ng lola nyo. Diba? Then sa amin kasi parang yung mga mais, nakikita ko, lunot na sila. So, ibig sabihin nun, inano siya, sinimmer siya ng mga ilang minuto. Kasi mapapayat pa sila eh. So, far back with that. Hanap tayo ng isang lalagyan. Anong manok? Diba? Nakatutok lang talaga sa kanya. Sorry po. Hello. Sarap! Manok, sampunin na po ito para konti-konti na yung mag-evaporate yung sabaw niya. Pero sa akin, gusto ko din yung sabaw. Ayan. Alright. Hindi naging flakes ang bawang natin. Napagaya tayong pagdalito. Well, anyway, bawang is bawang. Pabango naman siya eh.
hour. Ganon. So, eh. Talagin ko na siya sa... Anyway, lagyan din po natin ng konting touch ng ganito. Salt and pepper din. Gusto ko po siya nang lagyan siya ng green, ano, yung spring onions. Pwede po siya. Pwede po siya liklamo. Kita po ba kayo? Ayan. So, ayan. Dami naman. Lagyan natin ng sibaw. And then, here you go. Ang finished product. Halik, di pa tayo. Finished product na adobong mais. Kain po tayo. Sarap, sarap. Mamaya mag-ahan ako mag-ibisa ng pwede ka. Magigisa tayo ng ketchup. For now, kakain na tayo ng adobong mais. Hindi ko ma-zoom. Oh, yeah! Salamat po sa pagwa-watch. Kung hindi nyo pa ako kaibigan dito sa YouTube, kunyari lamang po na mag-subscribe, mag-like, mag-comment para mabalikan ko kayo at makikain. Ang init pa. Subok pag may time. Ano? Sarap po. Kain po. Thank you for watching. Till the next cooking video. Thank you a lot. Bye-bye.